Hello, hello mga ka-PNC! Interesting showbiz countdowns, ihahatid na namin sa inyo. Pero bago ang lahat, gusto namin magpasalamat sa inyong araw-araw na pagsubaybay. Para sa ating listahan ngayon, malalaman natin kung sino-sinong Pinoy celebs ang pinakamayayaman. Gaano ba kalaki ang kanilang bank account? Narito ang 10 sa pinakamayayamang celebrities. Vice Ganda, 75 million pesos nga ang deklaradong yaman ni Vice Ganda. Nagsimula makilala si Vice sa It's Showtime as Hurado, hanggat sa naging host na rin ng show. Dito na siya binansagang The Unkabogable Star. Ilang pelikula na ni Vice ang talaga namang tumabo sa takilya at naglukluk sa kanya ng ilang beses as box office star. Pagdating naman sa product endorsements, di rin nagpahuli itong si Vice dahil taon-taon ay nadadagdagan ang listahan ng kanyang ini-endorsong produkto. Bukod pa sa pag-aartista, pinasok na rin ni Vice ang pagbe-business at isa nga ang pagtatayo ng isang social na resto bar kung saan kasosyo niya si Daniel Padilla. Nariyan din ang pagiging CEO niya ng isang cosmetic line, ang Vice Cosmetics. Bongga nga ang kinikita ni Vice, nakakalula na rin ang kanyang income talaga. Kaya naman lagi itong spotted sa mga out-of-country trips. Bong Revilla Jr., 100 million ang net worth niya. Ipinanganak naman talagang may kaya si Bong dahil successful actor naman si Ramon Revilla Sr. noon pa man. Pero gumawa ng sariling pangalan si Bong. 1983 ay nag-umpisa na rin siya gumawa ng mga action movies hanggat sa nagkaroon na siya ng sariling movie productions. Ilan sa mga tumabo sa takilya na pelikula nito ay ang Ilang Yugto ng Ang Manday. Nagkaroon din si Bong ng sitcom sa GMA na Idol Ko Sikap na namayagpag din ng husto sa ratings. Gaya rin ng ama, pinasok din ni Bong Revilla ang politika. Nakakalungkot nga na dito pa nalaman ng taong bayan kung gaano ito kayaman dahil nang masangkot ito sa pork barrel scam na hatulan ng pagkakakulong at nailathala ang kanyang mga ari-arian. Sinasabing nagmamay-ari di umano si Bong ng 44 na bank accounts, 15 motor vehicles, 28 real estate properties at miyembro pa ng humigit kumulang 15 clubs at pribadong kumpanya. Next ay si Lucy Torres Gomez na may 100 million net worth. Anak mayaman din talaga itong si Lucy dahil may ari sila ng ekta-ektaryang lupa sa Leyte, particularly sa Ormoc City. Malalawak na asyenda ang meron sila. Proud probinsyana girl itong si Lucy noon pa man hanggat sa nanungkulan na nga as congresswoman ng Leyte. Bukod dito, dagdag pa sa yaman ni Lucy ang mga naging proyekto niya sa showbiz. Nagtagal din sa ere ang kanyang lifestyle shows at hanggat sa ngayon, modelo pa rin siya ng isang kilalang local clothing brand kasama ang kanyang mag-ama. Next ay si Chris Aquino na may 120 million net worth. Di kumpleto ang listahang ito kung hindi makikita ang pangalan ni Chrissy. Identified talaga ang queen of all media as rich, powerful, and famous. Certified top raters ang mga TV shows ni Chris noon, particularly The Buzz and Chris TV. Ganon din sa mga movies niya na Feng Shui, Sistrakas, Sukob, at ang pinakalatest nga ay ang Hollywood film na Crazy Rich Asians, kung saan napakaganda talaga ng kanyang camera roll. Pangamat lalo ngayon si Chrissy sa mga projects. Big time naman ang kanyang mga investments dahil ilan na rin ang kanyang fast food franchise, gaya ng Chowking at Potato Corner. Idagdag mo pa dito ang kanyang taxi business at Chris Aquino Productions. Tumataging-ting naman 150 million ang para kay Vic Soto. Deserve talaga ni Vic ang bansag na bossing dahil tumataging-ting ang laman ng kanyang bank account. 4 na dekada ka ba naman mamayagpag sa showbiz? Di may kakaila ang success ng Itbulaga, ganoon din ang kanyang mga pelikulang ginawa noon pa man. Malakas sa takilya ang mga movies nito dahil pampamilya lagi ang tema. Ilang beses na rin siyang naitanghal bilang box office king. Idagdag mo pa dyan ang kanyang mga product endorsements na halos taon-taon ay nadadagdagan. Pagmamay-ari ni Bossing ang MZ Productions. Pagdating naman sa mga business nito outside showbiz, pribadong pribadi si Bossing. Panglima natin si Ricky Reyes na may 200 million net worth. Sa sobrang pagsusumikap ni Mother Ricky, naabot niya talaga ang rurok ng tagumpay. Sino magsasabi na ang isang batang pobre ay nasa listahan na ng pinakamayayamang celebs ng Pilipinas?
Sa ngayon ay may 44 branches na si Mother ng kanyang salon. At may institusyon na rin kung saan ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman pagdating sa hairdressing. Way niya na rin ito para makatulong sa lahat ng gustong mag-business ng parlor. Active din si Mother sa charity works. Madalas siyang magbahagi ng blessing sa matatanda at sa mga batang kapuspalad. Kaya naman tuloy-tuloy lalo ang blessing sa kanya. Pang-apat ay si Vilma Santos Recto na may 500 million net worth. Bata pa lang si Ate V ay nagtatrabaho na. Bilang artista, siya si Trudis Liit at mula noon ay di na nabakante at sunod-sunod na nga ang buhos ng proyekto. Mas tumatak si Ate V sa mga pelikula niya sa Star Cinema gaya ng Anak, Bata-Bata, Paano Ka Ginawa, In My Life at ibang pelikula na talaga namang tumabo ng husto sa takilya. Hanggat sa pasukin na nga ni Ate V ang mundo ng politika noong 1998, nagsilbi bilang mayor ng Lipa ng ilang taon at ngayon kongresista na. Pagdating naman sa income ni Ate V, tahimik lamang ito pero sinasabi niya na marami silang business ventures ng kanyang mister na si Ralph at di lamang nagre-rely sa kita bilang celeb at politician. Nakakalulang 600 million ang kay Willie Revillame. Yate, rest house, luxury cars, name it, meron yan si Kuya Will mula sa pagiging sidekick ng mga action stars. Umusad ang karera ni Will at naitadhana sa pag-host at nakuha ang kiliti ng masa. Ilang taon na mayagpag as host ng variety shows ng ABS-CBN. Isa na rito ang Wawawi. Dumagsa ang followers ni Willie dahil na rin sa pagiging malapit niya sa masa at ramdam sa kanya ang kanyang willingness na makatulong kaya naman naging household name ito. Dumating pa sa punto na matindi ang naging laban ng kanyang show sa Itbulaga, nakitapat sa ratings ang show ni Willie. Imagine dumating pa sa point na naungusan ng kanyang show ang longest running noon time program. Pero sa kabila ng kanyang kasikatan, dumaan din sa matinding unos si Willie. Nariyan ang kanyang naging problema sa kanyang show pagdating sa technicalities ng games at trahedya ng kanilang out of the studio show. Nalagpasan lahat ni Willie at nakabango naging inspirasyon niya sa kanyang pagbabalik ang mga taong umaasa sa kanyang show. Ngayon, steady lang ang show ni Willie sa bagong tahanan nito, ang Kapuso Network, ang Wawawin. Sa ngayon, matatawag na talagang super rich itong si Willie dahil sa pagmamay-ari niyang building, ang Will Tower, mga mamahaling kotse at properties. Nakakalulang 1 billion ang kay Sharon Cuneta. Ipinanganak naman talagang mayaman itong si Ate Shawi dahil galing siya sa angkan ng mga Cuneta na talaga namang kilala as rich. Pero mas nadagdagan ng yaman ni Sharon nang sumabak na mismo siya sa showbiz dahil sa dami ng kanya naging project. Naka 53 films lamang naman siya at 15 TV shows at nakagawa ng 14 albums. Kaya naman deserve niyang tawagin na megastar. Bukod ba dito, isa si Ate Shawi sa highest paid Pinoy celebrity endorser. Multi-million ang kanyang talent fee sa kada produktong ini-endorso. Kabilang pa sa dagdag income ni Ate Shawi ang kanyang restaurant businesses at isa na nga rito ang Pinoy restaurant na Mesa. Kay Manny Pacquiao ang ating number one spot. Tumataging ting na 9 billion ang net worth ni Manny at lahat ng ito ay nag-umpisa sa kanyang pagiging boksingero. Ilang titulo na rin ang napanalunan ni Manny pagdating sa pagboboxing at kalakip nito ang million-million na papremyo na talaga namang na-maximize ng husto. Mula sa kanyang income, sa pagiging boksingero, nakapagpatayo na si Manny ng ilang mansyon dito sa Pinas maging sa ibang bansa. Businesses na mga convenience stores, sporting needs, mga gym, real estate properties, gasoline stations at iba pa. Bongga sa dami ng investments ang meron si Manny, idagdag mo pa ang kanyang product endorsements. Certified rich and famous talaga, yan si Manny. Para sa opinion ni PNC, ang sarap siguro ng feeling maging parte ng listahan niya lalo na't kung galing sa sipag at syaga. In fairness, halos lahat naman na nakalista dito ay nagbibigay ng tulong sa ating kababayan na dapat lamang para lalo silang biyayaan pa. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, comment, at subscribe. Salamat po!